Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, na ituturo ko sa inyo ang isang mabisang spell kung saan ang spell na ito ay tutulong sa inyo upang palalimin, no, yung pag-ibig niyong dalawa kayo ng nobyo mo o nobya mo. Kung kayo ay LGBT, ay maaari rin po ito o yung girl-to-girl relationship or boy-to-boy relationship. Napakadali lamang po nito. Unang-una po, kailangan nyo po ng puti po. Dapat po ay malinis. Walang ibang sulat. Puti po na papel. Sunod, kailangan naman po natin ng panulat. Kahit anong kulay naman po ng panulat. Ngayon, ang gagawin mo, kailangan bago ka po magsimula nito, focus ka, no? Naka-focus ka, wala kang ibang iniisip, at focus lamang ang iyong isipan sa ginagawa nating spell na ito. Dapat po ay handa kayo, at hindi po, kayo nagdadalawang isip. Yun po, okay po. Una po, ang gagawin po natin, ay kukuha lamang po tayo ng puting papel. Sunod ay kukuha tayo ng panulat, kahit anong kulay po ng ating panulat. Ngayon, ang gagawin nyo ay maguguhit lamang tayo ng simbolo ng hangin. Ganito lang po ang itsura ng simbolo ng hangin. Tatsulok at mayroong guhit sa itaas. Ngayon, sa loob ng tatsulok na yon ay isusulat natin ang pangalan ng taong ito. Dapat po ay buo at totoong pangalan. Ngayon, kapag nagawa nyo na po ito, ay isusulat nyo lamang po ang mga numerong ito sa ibaba. Yan po. 607186. Ito po ay may mga katumbas po ito. Yan po. Ngayon, ang gagawin natin, itutupin natin ito. Isa papunta sa atin, isa papunta sa atin. Ngayon, ang gagawin mo, dito ka pa lamang magsisindi ng kandila. Ngayon pa lamang po. Yan. Sisindi lamang tayo ng kandila. Ngayon, sa step na ito, ang maaari mong gawin ay titigan mo yung kanyang mukha. Maaaring sa litrato o di kaya naman ay sa kanyang litrato sa Facebook. Maaari pong gumamit ng cellphone. At ngayon, dapat po hayahawak-hawak mo ito habang tinititigan mo yung kanyang mukha. At kapabang tinititigan mo yung kanyang mukha, ay paulit-ulitin mo yung kanyang pangalan. Hanggang sa magkaroon ka na ng malinaw na itsura ng mukha ng taong ito sa iyong isipan. Sunod, ang gagawin mo ay kukuhanin mo yung pating papel at susunugin mo itong lahat. Kapag nasunog mo na yon, ang gagawin mo ay kokolektahin mo yung abo. At ngayon ang gagawin mo, yung abo ay ilalagay mo sa loob ng punda ng iyong unan. At yon ang gagamitin mo pag matutulog ka na at wala nang iba dapat na gagamit nun. Yon, basta dapat ay gamitin mo yon ngayon hanggang ginagamit mo ito ay magpapatuloy ang epekto ng ating spell. Basta kada matutulog ka ay iisipin mo yung taong ito, tititig ka muna sa litrato niya kahit yun sa cellphone lamang. Tititig ka muna bago ka matulog at gagamitin mo yung unan. Siguraduhin lamang po na walang ibang gagamit ng unan na iyon dahil masisira po ang ating spell at baka po ang gumamit ng unan na iyon doon malipat sa kanya yung ating ginagawang ito. Ngayon po, pagkatapos po nun ay tapos na po ang ating spell. Kung ayaw nyo na po ito at gusto niya na po itong matigil, yung spell na ginagawa natin, o ayaw niyo na po siyang maging gantong sweet, gusto niya na po siyang bumalik sa dati, ang gagawin niyo lamang po ay susunugin lang po natin
yung punda ng ating unan. At yung unan po ay siguraduhin po ito na labahan ng tubig na may asin. Pagkatapos po nun ay tapos na po ang ating spell. Ang spell na ito po ay ginagawa sa araw ng Lunes at araw ng Miyerkules. Ang oras kung kailan po ito ginagawa, mas maganda po bago po tayo matulog. Yung po natin sisimulan yung spell, Lunes at Miyerkules. Marami pong salamat.